What does it take to become the next Shopee Ambassador? Ayan, meron ako mga merch from Shopee. Buong bahay namin, Shopee. In October, nung naging Shopee affiliate ako, kumita na ako ng 6 digits on Instagram and then on TikTok. What's up, Shopee fam? Welcome back to my YouTube channel. Ah, diba? Iba yung intro ko today. Because today, we're gonna talk about what does it take to become the next Shopee Ambassador. Siguro nandito kayo ngayon kasi nakita nyo yung video ko sa TikTok kung paano nga ba ako kumita ng 50k ng 1 week sa TikTok. And siguro, napanood mo na rin yung vlog ko wherein, ayun na nga, diniscuss ko kung paano nga ba nagmo-monetize sa TikTok kahit meron ka lang 1k followers. And kung napanood mo na yung vlog na yon, I'm sure narinig mo na yung term na affiliate. And that is what we're going to talk about today. Kung paano ba maging Shopee affiliate. Excited ka na ba? Alright, so without further ado, let's get right into the video. First off guys, i-discuss ko sa inyo if ano nga ba yung requirement paano maging Shopee Ambassador. You can qualify to be a Shopee Ambassador as long as meron kang at least 1,000 subscribers, followers, in any social media platform. Let's say TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. And then next, you must be actively using Shopee within the last 2 months. So, syempre, kung gusto mo maging Shopee Ambassador, kailangan updated ka sa mga latest trends sa Shopee, paano gamitin yung app. And then, of course, kung meron ka ng required number ng followers and active ka naman sa Shopee, dapat active ka din sa social media kasi dyan mo ipopromote yung mga products that you can find on Shopee as the ambassador. So now, let's talk if ano nga ba yung role mo as a Shopee ambassador. Ano nga ba ang ginagawa ng isang Shopee ambassador? So, as a Shopee ambassador, all you gotta do is to promote products that you can find on the Shopee app. Diba? Fashion, beauty, baby-related item, mommy-related item, lahat ng makikita mo sa Shopee. And then, kapag na-approve na po kayo sa Shopee Ambassador, you will be given a link wherein you will get an access to a system wherein dyan ka mag-generate ng mga affiliate links mo. Ano ba yung affiliate link? So, affiliate link po is ganito. So, di ba, pag pumunta kayo sa Shopee, kada item dyan merong share. And then, merong link to a specific item. So, kunyari, gusto mo siyang i-share sa Instagram, sa Facebook, pwede mo i-copy link. And after mo i-copy yung link, pupunta ka na nga dun sa system or dun sa software na sinasabi ko and dun ka magkikreate ng affiliate links mo. So, kapag nakapag-generate ka na ng links, ayan na ngayon yung mga links na ipapamudmud mo sa lahat ng social media mo. Every time you post your Shopee haul, every time you post your Shopee finds, ilalagay mo lang yung link. And every time someone checks out using your link, you will get a commission instantly. O, diba? Ang dali lang. So, pinost mo yung Shopee finds mo, nilagay mo yung link, may nag-shop through your link, and you don't have to worry, guys. Kasi once ma-approve kayo and ma-onboard kayo sa Shopee Ambassador, you will be given a guideline. Nandun lahat ang steps-by-steps process, paano yung una mong gagawin. And as soon as may umorder through your link, kumikita ka na po agad. And, ang maganda po sa affiliate, kahit pa-tiktok-tiktok ka lang dyan, patulog-tulog ka lang, as long as may umu-order using your link, kumikita ka pa rin. So now, i-check ako naman sa inyo if paano nga ba mas mabilis kumita as a Shopee Ambassador. So aside sa dapat active ka sa social media or aside sa dapat active ka sa pagpo-post, I'm gonna be sharing you basic tips kung paano nga ba kayo mabilis kikita as a Shopee Ambassador. So, let's say for example, sa TikTok, kunyari nag-post ako ng mga Shopee hauls ko and Shopee finds ko within the week. So, ipopost ko lang yung video, kunyari Shopee finds, Shopee check, Shopee haul. And then, since hindi nakiklik yung link sa caption or sa description, ilagay nyo sa bio. Pwede kayong gumamit ng linky. Ayan. Yung linky, dyan pwede nyong ilagay ng Shopeeate links nyo. So, yung link ng dress na binili ko, yung link ng makeup organizer, makeup brushes, ng lipstick, nandyan lahat sa linky. So, kunyari sa TikTok, nag-trend yung isang video mo. Tapos, marami nagtatanong sa comment section, ate, shop name po, ate, drop the shop link. Parang ganyan. Para hindi ka na mahirapan sumagot sa kanila kada isa, ilagay mo na lang sa caption mo, link and bio. Diba, walang kahirap-hirap, sabihin mo lang, link and bio. So, pupuntahan nila yung link sa bio mo and every time, again, someone checks out using your TikTok link or your
affiliate link on your TikTok, kumikita ka ng kumikita. So let's say mas active ka naman sa Instagram, hindi ka masyado sa TikTok, more on Instagram ka. So kunyari, kagaya ko, I'm a lifestyle, beauty, mother, vlogger, lahat ng collabs ko, lahat ng mga sponsorship ng brands, titingnan ko lang kung meron silang Shopee shop. And then pag meron, kukunin ko yung link ng product. And every time magpo-post ako ng product or magre-review ako ng product, ilalagay ko sa caption yung affiliate link ko. Ayun nga din, kasi 'di ba sa Instagram, hindi din nakiklik yung link sa caption. So pwede niyo ding i-direct sila sa bio niyo, 'di ba? Ganyan. Link in my bio, link to shop in my bio, ganyan. And alam niyo ba, ma-share ko lang sa inyo, double pa nga yung income ko when it comes to Instagram, kasi come to think of this, okay? So, nag-review ako ng isang product, nilagay ko yung affiliate link ko, eh may umorder, eh di may commission ako from Shopee. Eh tapos, let's say, yung collab na yun is a paid collaboration. So, diba, aside sa binabayad sa akin ng brand for promoting their product, meron pa akong passive income na kinikita nga from my affiliate. Ah, diba? Then sa Facebook naman, mas madali dyan. Kasi diba sa Facebook, usong-uso yung mga group, mga page. Marami akong kilalang mga Shopee ambassador na gumagawa sila ng group or nag-join sila dun sa group na may mga Shopee seller. So, kunyari nga, nag-join ka na dun sa mga group na yun, diba? So, kunyari, may nag-post ng looking for sandals from Shopee. O, diba? Ibibigay mo lang yung affiliate link mo. Kumikita ka, diba? Ay, ang dami-daming member ng group na yun. And then another example for Facebook, kunyari nga, vlogger ka nga sa Instagram, and then i-cross-post mo yung post mo from Instagram to Facebook, so syempre, nasa caption din yung affiliate link mo. And then, I've heard ito yung isa sa pinakamalaki yung kinikita, guys, pag meron kang YouTube or malakas ka sa YouTube. Kasi nga, di ba, usong-uso dyan sa YouTube yung ano, extreme room makeover, ganyan. O kaya naman, closet makeover from things I bought on Shopee. Ganyan, di ba? Tapos, so syempre, lahat na makakapanood nun, tapos lahat ng link ng damit, lahat ng link ng furnitures, lahat ng link ng mga gamit na binili sa Shopee, ilagay mo lahat sa description. And then lastly, Twitter. So alam ko sa Twitter, mas maganda yung labanan dyan kasi link talaga dyan eh, di ba? Kunyari, picture o kaya video ng post mo tapos yung link mismo ng product, madali sa Twitter. May kakilala nga ako dyan, kumita ng 6 digits eh. So kunyari, sasabihin mo, ate, paano po yun, hindi po ako active sa social media, pero mahilig ka talaga mag-Shopee, or kunyari, mga kapitbahay mo, buong barangay mo, alam mo talagang mga Shopee haul, Shopee addicts silang lahat, di ba? Pwedeng ikaw maging Shopee directory. Buong angkan nyo or buong compound nyo, alam mo na mahilig silang bumili ng mga bagong damit. So ikaw, mga amiga, oh, meron ako nakitang damit, ito link. Oh, kunyari yung buong company nyo, BPO, oh, may nakita akong bagong. So di ba, magbida-bida ka na. Na ikaw ang magre-recommend sa kanila ng mga newest trends sa Shopee, or maghanap ka ng mga sale, pero magaganda yung feedback sa Shopee. Oh, ayan ang link. Ayan, mamod-mod ka ng links. And let's say ganito, mami, paano po yun? Mahilig po akong mag-Shopee, pero bihira lang po akong mag-checkout kasi walang pambili. Alam mo yun, walang pang-checkout. Okay lang yun. You just need to be creative. Kaya nga tayo content creator eh. So ganito, kunyari sa TikTok, ang dami ko nakikitang ganito. Kunyari, di ba malapit na Valentine's? Maghanap ka ngayon ng mga crop top or ng mga Valentine's outfit idea sa Shopee. I-screenshot mo lang. Tapos gumawa ka ng video sa TikTok. So di ba, kunyari, gagawa ka ng video na Valentine's outfit idea part 1. So, nakasale na, kunyari, nakasale na yung dress, tapos may cashback pa, tapos free shipping pa siya kapag Shopee Pay. Mga tipong ganun, kailangan informative. For example, di ba marami dyan sa TikTok yung mga, kunyari, small business and then magsasara na dahil walang bumibili sa kanila. Pwede kayong gumawa ng video kung saan nyo ba nabili yung mga stocks nyo, yung mga corrugated box nyo, yung mga pouches nyo. Diba, you can create a content based on your experience. Saan ba kayo bumili ng boxes, ng pouches, ng bubble wrap sa Shopee? Kaya naman, diba, things in my small business that make sense. Tapos, ilalagay nyo lahat ng mga affiliate links nyo. So, diba, kahit wala kayong kinikita sa shop nyo, pero may kinikita kayo as a Shopee ambassador. And now naman, guys, I wanted to tell you if bakit mo kailangang maging Shopee ambassador. It's because online shopping or online shop is the new normal. Diba? Since we are still in the middle of pandemic, napaka-restricted ng mga lugar na pwede natin puntahan. Hindi tayo basta makapunta sa mall, hindi tayo basta makapunta sa ukayan, diba? People nowadays are very active on online shopping. Mas preferred nila na online shopping kaysa lalabas pa sila.
So, that is why boom na boom ang pagiging Shopee affiliate. So, ano naman guys, i-discuss ko sa inyo if ano ba yung mga perks, ano ba yung mga benefits, mga advantages, or ano ba ang kagandahan ng pagiging Shopee ambassador. Balik tayo dun sa vlog ko. Diba nabanggit ko nga doon na kumita ako ng 50k. But to tell you honestly guys, alam nyo ba na yung commission ko sa Shopee is never ko pang na-withdraw. So yung commission ko is hindi pa kasama dun sa 50k. Sa Shopee Ambassador po, monthly meron tayong mga challenges, merong in-app, meron din namang mga social media challenges. Ayan nga sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok. Pag sumasali po kayo sa challenges, mapapanalunan nyo dyan is either monetary, meron din namang mga gadgets, may iPhone, may pa-Mac, and then meron din namang mga Shopee vouchers. Gusto nyo ba ng 20,000 Shopee vouchers? Ay, mabalik tayo dun sa 50k. Kasi po, ako, kaya ako talaga kumita ng 50k in one week. Kasi nanalo ako sa isang Shopee challenge. Kung hindi ako naging Shopee ambassador, hindi ako makakasali dun sa challenge. Nakakatuwa kasi nag-join ako sa challenge. Ang saya lang. Gumawa lang ako ng video sa TikTok. Nanalo ko sa challenge. O, pero hindi 50k yung napanalunan ko ha. Kasi ngayon nga nanalo ko sa challenge. Tapos kulab ko lang. And ako guys, to be honest, bragging aside, kahit medyo malaki na yung kinikita ko as a Shopee affiliate. O, diba? Shopee affiliate. Bagong term. Wala pa talaga akong pake dun sa naiipon kong commission. Okay? Why? Because you know guys, being a Shopee ambassador is just the beginning. Kapag naging ambassador kayo, it will open new doors. Why? Kasi nga, di ba, nagka-pandemic. So, kadamihan ng mga business, lalo na yung mga nasa mall or kaya mga malalaking establishment na nagsarado sila. So, mostly of the businesses switch to online shop. So, since ayun nga, ako ay very active na lifestyle blogger sa Instagram. Every time na nagre-review ako, nilalagay ko yung link to their Shopee shop, which is yung affiliate link ko. And then, of course, other brands can see that. In 1 year of being a lifestyle blogger, beauty blogger sa Instagram, I was able to work with 1,000 plus brands on Instagram. And then ito nga nung nag-start yung pandemic, like around 200 to 300 brands ang nakatrabaho ko on Instagram and TikTok. Kasi nga, nag-switch sila sa online shops. So because small businesses or brands can see, alam nyo yun, na I'm actively promoting yun nga yung Shopee shop. So sila, gusto nyo din nila na i-promote yung shop nila. So, kabilaan po ang collabs ko. Lumabog yung aking content calendar. And it's because tiwala sila na ako ay Shopee ambassador. And lagi nila nakikita na I'm a Shopee partner. And that is the reason kung bakit wala na nga akong pake doon sa aking Shopee commission. Kasi nga po, ang dami kong collab or ang dami kong paid collaborations from shops or online shop sa Shopee. So, ganun po ako kumita ng 50k, okay? Wala pa yung affiliate doon ha. Nanalo ko sa Shopee challenge, collab na mga shop na nakakollab ko from Shopee. And doon nga sa 200 to 300 brands that I was able to work during pandemic, siguro nasa 50 doon is from TikTok. O diba kakastart ko lang sa TikTok, pero bakit ang dami mong collab sa TikTok? Again, it's because I'm constantly promoting Shopee, diba? Gumagamit ako ng Shopee Finds, Shopee Haul, Shopee Check na mga hashtags, and brands can see that. Kasi gusto nila ma-promote din yung shop nila sa Shopee, so they will contact me to promote their brand. Another technique that I wanted to share, sa mga mas active sa TikTok, mag-upgrade kayo to Pro, okay? To Pro, para makikita nyo yung analytics nyo. So let's say gumawa kayo ng isang Shopee Haul or Shopee Finds video. Kapag naka-pro account kayo, libre lang naman yun. Makikita nyo doon kung ano yung type ng video na nag-work sa inyo. And kung ano yung type ng video na mas marami kayong benta from your links. And yun yung kailangan ulit-ulitin nyo na type of video. And then ayun nga, kapag na-onboard kayo as a Shopee ambassador, doon sa system natin, meron doon analytics or tracking. Makikita nyo nga doon kung ano yung type ng mga products or mga affiliate links na nag-work for you. So yun yung kailangan gawan mo ng gawan. Ilang yun guys, aside sa mga collab, si Shopee mismo, di ba? Makikita nyo sa Instagram ko, marami kaming collaboration ni Shopee. Ayan, meron ako mga merch from Shopee. Buong bahay namin, Shopee. At wala akong ginagastos. Because Shopee always give me vouchers for a job well done. And then
lastly, ang advice ko nga sa inyo guys is, even though may mga nagmo-monetize na, huwag kayong ma-pressure. Instead, make it as your motivation or as your inspiration kasi eventually, you'll get there. And then, yung mga Shopee manager natin, hindi sila nagkukulang. Like, monthly, kapag may mga challenges or may mga campaign, lagi sila nagbibigay ng guidelines para to give you an idea, paano mo ma-maximize yung affiliate mo. So, kung tatanungin nyo, kung magkano nga ba yung kinita ko as an affiliate, nasa 5 digits na. Okay? And waiting to withdraw na lang ako, guys, kasi meron siyang threshold bago mo siya ma-withdraw. And meron pa siyang approval process na pagdadaanan. But again, through my collabs, starting October, nung naging Shopee affiliate ako, kumita na ako ng 6 digits on Instagram and then on TikTok through paid collaborations. Dahil nga dun sa mga brand na nakipag-collab. So there you go guys! Hopefully you've learned a lot from this video and I'm rooting for you guys na lahat kayo ma-onboard as Shopee Ambassador. If you have any questions, pwede nyong i-drop sa comment section. But once ma-onboard kayo, you can always ask your account manager or your Shopee affiliate manager. That's gonna be it for this vlog. Make sure to follow me on all of my socials. Everything is at Mami Mori. Like, share, and click the notification bell so if I have a new upload, you're gonna be updated. So that's gonna be it, Shopee Ambassadors. Thank you for watching this video and welcome to Shopee Fam! Shopee,